Magandang araw po sa lahat. So, nandito po tayo para po sa ating pag-share sa simpleng pamamaraan ng inyong mga sinave na pera. So, dito po, pwede ninyong ma-monitor or ma-assess kung kumikita ba kayo, saan kayo kumikita, mas kumikita sa inyong mga pinag-investan, at marami pang iba, no, na pwede ninyong magamit para mapag-aralan ang galaw ng inyong mga inipong pera. So, pwede kayong gumawa nito katulad ng aking ipepresent sa inyo sa Excel file. So, ito po ay isang sheet nyo lang po gagamitin. So, dito sa ating presentation, gumamit ako ng maraming sheet para sa step by steps para medyo mas mabilis po siya. Alright. So, una, sinasabi nga natin na diversify, diba? Your money, your savings. Hindi lang kayo sa, syempre, sa banko. Okay, sa banko, nagsisave kayo, nilalagay nyo rin sa alkansya, at marami pang iba. Kasi kung ano man ang mangyari, no, meron kayo mga alternatives. Meron kayo mga other options. Hindi lang nandoon lang sa isang pwesto ang inyong pera. So ngayon, ililista nyo po lahat kung saan po kayo nag-save, no? And ako, you do this religiously. Para sa akin po, ginagawa ko po to every quincenas at katapusan kung saan tayo ay sumisweldo. So dito nga po, ililista nyo na po kung saan po kayo nag-save. So, ito po yung example lang po natin na ibibigay sa inyo o ilalahad. COH stands for cash on hand. So, syempre, no, may mga pera mo pa before, mga magkano kaya yun? No, sinililista ko po yun. At meron akong, syempre, isang lalagyan po niyan. Or tinatawag sa iba nga, envelope or bag. At syempre, kinakailangan magbukas tayo ng bank account. Ayan, so kaya yan ay BPI savings. Meron din po akong ATM, no, kung saan dyan na po yung sweldo, no. Dyan po mapasok yung mga sweldo ko. Okay, then meron po tayong stock market, for example, pwede din kayo mag-stocks. Okay, so that is through CITESEC Online, so COL. And of course, meron tayong pera sa GCash dahil tayo po ay medyo seller, online seller. So, yung iba po ay nagbabayad through GCash. Okay? So, meron po tayo, of course, ang pinakatanyag na Pag-ibig MP2. Ayan. So, makikita nyo po dito, pwede po tayong magkaroon ng maraming account sa Pag-ibig MP2. Okay? So, bakit ang dami nating binuksan? Siyempre, ang aking nasa isip eh, kung sakali man na i-withdraw ko siya, for example, this month, makakapag-withdraw ako, how about next month? So, baka pwede naman. Pangalawa, ang aking mga accounts sa Pag-ibig MP2, so, meron po akong dalawa doon na, let's say, one time big time or isang bagsakan lang. No? At ang talagang hinuhulugan ko buwan-buwan ay isa lang din na account. Ayan po. And then, pwede din kayong maghanap kung saan kayo pwedeng mag-invest sa isang kooperatiba. So, ngayon, ang aking actualing na ako'y nag-invest sa kooperatiba sa Simbayanan. Ayan. So, share ko lang po sa inyo. Wala pong bayad ang aking pag-popromote doon sa kooperatiba na yon. Now, pwede din po kayong magbukas. Let's say, for example, ng dollar account, no, sa iba-iba mga banko. So, for example, no, mayroon tayong dollar account sa China Bank. Ayan. Example lang po yan. No. Ngayon, dito kasi para po tayo matotal na natin, kino-convert ko na lang siya. Let's say for example, in peso. No? Kung dollar yon, so syempre, para mas mapabilis or para makita natin estimation ng ating pera, so ko-convert ko siya sa 50 pesos per $1. Okay, so that's China Bank. And then, so nag-invest din po ako sa, dahil meron tayong GCash, so para hindi masyadong mag-over
exceed, no? At tayo yung mga charge dyan. So, yung ibang pera sa GCash, nilalagay ko sa G-Invest. So, eto nga po, ngayon, ilalagay nyo na talaga dyan, no? In every detail and even centavo, isusulat nyo na po dyan kung magkano ang mga naipon ninyo on those different accounts. So, syempre kung mas marami kayong mga pinag-iinvestan o may mga gusto pa kayo, basta lahat po yan ay puro saan nadudun yung pera ninyo. Okay, so it again, example lang po yan, no? Hindi po yan talaga yung actual natin na pinagsisavean. So just to give you an idea. Let's say for example na ito po, no? Itong cut-off na ito ng March 15. So magkano ba pera ko? Example na lang po, no? Okay, so binilang natin 1,000. Magkano yung pera ko sa banko? Kunyari, nag-open po tayo, 25,000 pesos. So if I'm not mistaken, para tumubo daw ang pera, ang minimum daw po is 25,000 pesos. Okay, for example, ang ating sweldo po ay 10,000. Ayan, so nilagay ko talaga dyan, 10,000. Now, hindi po yan, as much as possible, hindi siya puro talaga estimate, but the real value po yung nakalagay po dyan. Kaya talagang, yun ang talaga mga sinusulat ko po dyan. Okay, so check natin yung website ng CitySec Online. Tapos makikita naman natin doon kung magkano yung ating pera doon. So let's say for example, also 25,000 pesos. Okay? So chinek ko rin magkano na ba pera ko sa GCash. So let's say 3,000. Tapos yung ating mga pag-ibig na mga pera dyan. So sa first account ko, 10,000. Yung monthly na huhulugan natin, for example, during this time, 2,000. For example, yun yung target ko, no? Na monthly, maghulog ako ng 2,000. So, then the another account, yung Pag-ibig MP2, third account. So, yung one time, big time, example lang po yan, no? So, 50,000 pesos. And, for example, sa kooperatiba, so I have started opening an account with an amount of 500 pesos. And then, yung ating nga pong US dollar account, no, sa China Bank, example lang po, yung kinonvert na natin siya into peso, naging, that is equivalent to 20,000 pesos. Okay, so nagpasok tayo, for example, sa G-Invest ng 1,000 pesos. So with that, syempre alam nyo naman po yung Excel, pwede na po siyang ma-add, no, kung magkano yung mga inipon ninyo for that month. Okay. So, next na po tayo. Ganon din po ang inyong gagawin. So, sa next na cut-off. No? So, ulitin po natin. So, chinek mo magkano yung pera na cash on hand ko. So, for example, 5,000. Ayan. So, sa banko, for example, naghulog ako ng another 2,000, kaya naging 27,000. So, sweldo ko, for example, 10,000. Chinek ko sa mobile app. No? Sa CitySec Online, sa stock market, so medyo kumita, naging 26,000 siya. No? Nakita, check ko na upon checking. Sa GCash, medyo umokay yung ating business. No? So, nagkaroon ako ng pera doon ng 5,000 pesos. And then, Pag-ibig MP2, parang hindi ako naghulog ngayon nga, no? So, I still have 10,000, 2,000, 50,000, no? Sa, based on my account, no? Sa kooperatiba, so naghulog ako doon, dinagdagan ko another 500, so naging 1,000 pesos. So, sa banko din, sa US dollar account mo sa China Bank, for example, wala ka namang hinulog doon dahil wala nang pera. Ayan. So, still, meron kang 20,000 pesos. Okay? So, sa G-Invest, let's say for example, medyo kumita siya, so naging 1,000. Upon checking, naging 1,100 pesos. So, with your formula, makocompute mo kung magkano yung pera mo for that, no, for that moment, for that event. Now, ito po, makocompute mo kung magkano talaga yung naidagdag na o ang iyong naisave. Tama po ba? So, i-minus mo lang yung pera mo sa ngayon at yung pera mo last cut off. Okay? So, nagdagdag ako ng, so, ibig sabihin, nakapag-save ako ng nasa 5,000 pesos. Diba? And it's good. So, ngayon, pagka kinumbine mo ito, tama po ba? I'm sorry, no? So,
monthly income mo dito, so yun nga, yung magkano yung naipon, sa kabuuan, magkano yung naipon mo for that month. So, gawin nyo siya for the other, no? Other cut-off, ganyan-ganyan. So, sa next cut-off, yun din ang iyong gagawin, no? So, check mo, isa-isa. Cash on hand, sa banko, naghulog ka ulit, ang iyong sweldo, may sweldo ka naman, no? And then, yung sa CitySec Online, sa stock market, so medyo kumikita, ang galing mo, no? Mag-invest, no? Sa GCash mo, o medyo nabawasan ka, this time, naging 4,500. So, makikita mo pag-ibig MP2 mo, okay, so yung one-time big time na 10,000, stable lang, yung iyong monthly na binayaran, hinuhulugan, so naghulog ka na, so naging 4,000 na po siya sa pag-ibig MP2 na third account mo, so still 50,000 pa lang pa rin yon, no? Kooperatiba, so naghulog ka na another 500 pesos, so kaya naging ang total mo na sa kooperatiba is 1,500 pesos, no? Sa iyong dollar account, still hindi ka na nakapaghulog dyan. And then sa G-Invest mo, medyo tumubo, no? Ang galing-galing sa G-Invest, no? Ng another 100 pesos. Kaya naging 1,200 pesos. So for that cut-off, ang total na pera mo ay 158,200 pesos. Now, pero magkano ba talaga ang iyong na-save? No? Diversify mo lang. Or may mga tumubo lang kasi. Based, depende doon sa mga account, no, kung saan nandoon yung mga pera mo. So nagkaroon ka ng 6,000 ganyan ganyan, no. So that is the difference between yung pera mo sa ngayon, so from the total also nung last cut off. So makikita mo dito kung tumutubo ba yung pera mo or baka ayan, no, baka stable lang ba, constant, or baka mas nalulugi. So gagawin niyo po 'yan. Okay, so gagawin nyo po yan for the rest, no? Sabi ko nga, religiously. Ayan. So, religiously. Ayan po. So, sa next cut-off, no? Dito na tayo sa pinaka-total ng pera mo. So, from 158,000 last cut-off, this time, so, naging 162,300 siya. Okay, kung lumaki nga siya, pero magkano lang yung actually, nakita mo, no? Kung magkano lang talaga yung tinubo niya or na-save mo or nagkaroon ng interest, which is only 4,100. So, for this month naman po, ayan, April, month of April, so, i-add nyo lang yung iyong mga na-save, no? So, makikita mo kung ilan yung monthly na na-save mo talaga or nakinita mo for that month. Okay? So, with this, no, kapag ka ginawa nyo ito, yun nga po, ang ma-assess ninyo, mamamonitor ninyo, kung an average monthly, magkano po kaya ang nasisave ninyo? Diba? Saang buwan, mas malaki yung nakakapag-save kayo. Diba? Or napapagastos kayo. So, it's good na ano lang siya, consistent. Diba? Consistent yung amount, no? Or pataas yung trend. So, syempre, makikita nyo kung medyo bumababa, tapos bumaba pa ulit for the next month. So, medyo, dun kayo medyo, paano ba yan? Diba? So, mag-iisip na kayo kung baka may mali kayong ginagawa or meron kayong mga excess na mga binabayaran. Okay? Or pinaggagastosan. So, ito ay napakasimple lang, no? With this, maaaral nyo rin kung saang klaseng savings kayo, no? Okay, yung inyong pera. Diba? So, cash on hand, nadadagdagan po ba yan? Or nababawasan? Diba? Sa banko ninyo, diba? So, nahuhulugan nyo po ba siya? Or baka nagwi-withdraw din kayo ng nagwi-withdraw. So, napakasimple lang nitong ating ginagawa na wherein actually, from your single account, no, lahat, kinuha mo lang. Lahat kung saan ka nag-save. Saan napupunta yung pera mo? Okay? So, another one is
ang iyong GCash, nakikita mo rin po na sinabi ko nga, for example, kung ikaw ay online seller at diyan sila nagbabayad sa iyo, na mo-monitor mo, na-assess mo kung dumadami ba ang pasok ng pera mo sa GCash. Tama po ba? Or consistent lang, constant lang, or medyo hindi maganda yung kita mo for that cut-off. So, ayan po. Okay? So, ayan po siya. Now, ito ang aking pinili na i-monitor, no? Yung ating mga pera versus dun sa nai-spend mo sa mga expenses mo. Kasi mas feeling ko, syempre, mas matrabaho yun dahil ang dami-dami mong ginagastos. Pagkain, tubig, kuryente, ilaw. So, medyo mas, ano siya, mas madetalye po siya, no? Wherein, kung kaya mo naman at talagang matyaga ka, tsatsagain mo, so, mas maganda, di ba? Pangalawa, and also, bukod pa dyan, ano pa bang gusto kong sabihin dito? Ayan, so, maaaral mo yung pera, yung galaw ng pera mo. Diba? Naaaral nyo yung galaw ng pera ninyo. Kung saan, sa tingin ninyo na much better din na kayo ay mag-save. And lastly, no? At syempre marami pa itong pwede nyo magamit, no? Ang huli kong pwedeng sabihin sa inyo ay with this, masiset, pwede din maset ang inyong or makita ninyo kung you have met your objective. Like for example, dapat this year, no, magkano ating pera? 100,000 ganyan, no? So, every month medyo ganyan yung ating pera. So, dapat this year umabot siya maka 300,000 pesos ako sa kabuuan. 'Di ba? So, ayun po. So, pwede niyo po itong gawin din, no? Pwede niyo tong tawag ito, para ma-take note ninyo ang magkano na ba ang inyong pera sa ngayon. So, this is just, again, disclaimer, I'm not an expert, no, financial expert. Sinishare ko lang po kung ano yung aking ginagawa na para maibahagi sa inyo na baka pwede nyo rin pong gawin yon. So, with that also, kung saan pwede din kayong saan nyo pwedeng ilagay ang inyong mga pera. Diba? Kung ilalagay nyo lang po ba yan sa inyong kwarto or matyaga kayong naguhulog. Na, so, saan nyo ba kayo pwedeng ilagay, no, ang inyong mga pera? Yan po ang tinatawag na passive income. So, sa banko lang po ba? Magkano din yung inyong interest sa banko versus doon sa mga iba pang mga bagay-bagay. Like for example, sa stock market, ganyan. So, pwede din sa Pag-ibig MP2 at kung saan pa kayo, alam niyo na pwede kayong kumita, no? Passive income. So, with that, maraming salamat po sa panonood. Kung may mga pwede pa kayong ma-suggest at ma-comment at pwede nating pag-usapan, no, tungkol sa pag-iipon ng pera, sa paghahawak ng pera, so pwede po ninyong i-comment down below. So maraming salamat sa panonood.